Napanood niyo yung video ni Ivana Alawi? Yung tungkol doon sa yung pulubi prank na video niya? Napanood niyo yun sigurado kasi ilang million na yung views noon eh. Isa ka doon sa nakapanood. Na-appreciate ko yung video. Maganda yung video. May natulungan siya doon sa video. At si Ivana, syempre, pabalik sa kanya. Ang bilis nung balik eh. Malamang sa malamang, nalagdagan yung mga subscriber niya dahil sa video na yon. So, everybody happy. Kung meron mang magko-comment ng negative dun sa video na yon at sasabihin na mali yung video na yan, dapat hindi niya ginawa yung video na yan, may nalabag sa batas ng Pilipinas etong video na to, dapat burahin niya, dapat. Kung may nag-comment ng ganon at sabihin na ganon, may problema na talaga yung lipunan natin. Walang mali sa video, maganda yung video, maganda yung intention ni Ivana. Yun lang masasabi ko. Yung intro na yun na sinabi ko, malayo dito sa topic natin ngayon. Kasi ang topic natin ngayon ay tungkol sa lens na hindi pwedeng mawala dyan sa camera bag mo. Hey guys, kamusta kayong lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo. Ang lens na to na hindi pwedeng mawala dyan sa camera bag mo ay eto. 50mm f1.8 EF lens from Canon. Yes sir! Bakit siya hindi pwedeng mawala dyan sa camera bag mo? Unang-una, yung image quality niya ay matindi. Alam mo yung maniba-diba na mangga sa puno, yung madilaw-dilaw yung labas, tapos pag kakainin mo na eh matamis, tapos may asim ng konti. Nangasim ako doon. Ganun yung image quality niya. Sa murang halaga. Ayan na, nabenta ko na to. Eh, Canon, nakabenta ako ng lens dahil sa video na to. Magandang gamitin tong lens na to sa mga portraits mo, street photography, events. Sigurado ako dyan, magagamit mo to sa mga events mo. At saka, landscape photography. Kung you are into landscape photography, magagamit mo rin tong lens na to. Hindi naman kailangan laging wide ang landscape natin, di ba? Ang lens na to ay mabilis at meron siyang wide aperture. Kaya maganda itong gamitin kapag low light yung situation. Mabibigyan ka rin ito ng shallow depth of field. Yung tipong focus na focus yung subject mo tapos yung background mo eh malabo. Yung separation niya sa background ay matindi. Tapos makapag-create ka ng out of focus highlights. Yung bokeh, kung tawagin. Bokeh. B-O-K-E-H. Bokeh. Anong bokeh? Bokeh. Yun. Yun na yun. Nabanggit ko kanina na mura tong lens na to. Base sa pag-research ko, makakabili ka dyan sa Pilipinas ng mga around 3,000 pesos. Tapos baka mas mura pa yon kapag second hand. Pero syempre, mag-iingat ka sa mga second hand. Dapat suriin mo maigi kapag bibili ka, di ba? Huwag yung tipong may hiya ka na ibalik. Di ba? Na, uy, may napansin kang damage tapos nahiya kang ibalik. Huwag ganun. Ibalik mo. Tapos kunin mo yung pera mo. Base rin sa pag-research ko, kaya mura tong lens na to. Kasi yung mga designer na gumawa ng lens na to sa Canon, yung mga expert nila doon, ay hindi nahirapan kumbaga doon sa paggagawa nito kasi hindi komplikado yung pagpasok ng ilaw at paglabas ng ilaw sa lens na to. So wala na mga kung ano-ano nangyayari doon sa loob ng lens kaya hindi siya komplikado. So nabenta nila ng mura. Diba? Kaya yun ang sagot kung bakit murang-mura tong lens na to. At saka yung build quality nito, eh medyo 50-50 ka kasi magaan siya tapos gawa talaga sa plastic. Ang bakal lang dito ay yung mount niya. Ayan lang yung bakal dyan tapos plastic na siya lahat tapos may glass syempre yung pinaka glass. Recently guys, naglabas yung Canon ng version nitong lens na to, RF lens.
Ito kasi yung ginagamit ko, EF lens to. So, ang gusto ko itong gamitin dun sa mga bagong camera ng Canon na kagaya ng EOS R, EOS RP, EOS R5, R6. Kung gusto kong gamitin to, kakailanganin ko ng mount para dun sa body. Para magamit ko to. Yung dinabas nilang version na ganito, para dun talaga sa mga bagong mga model na camera. So, hindi ko na kailangan ng mount kung sakasakali, no? So, yun. Dagdag information lang sa inyo, guys, kung sakasakaling may budget kayo, di ba? Hindi pwedeng mawala tong lens na to. Kung meron mang lens na isasuggest ako sa inyo na bibilhin mo, bukod dyan sa camera na ginagamit mo ngayon at sa lens na ginagamit mo, kung wala ka pa nito, etong lens na to ang isasuggest ko sa iyo na bilhin mo at pag-ipunan mo. Kasi, sigurado ako sa iyo na hindi ka mabibigo kapag meron ka nito. Yun lang, guys, para sa video na to. Sana may natutunan kayo kahit papano. Like, comment kayo. Subscribe kung hindi pa. And I will see you sa sunod na video. Bye!